So magre-repair naman tayo ng inverter, welding machine. Ito dinala sa akin bukas na. Bukas na siya. Hindi ko alam ba't nila binuksan. Yan. Nilinis daw nila, nilinis. Pero kalas-kalas na yung loob. Yan, check natin kung ano nangyari, bakit hindi nag-i-spark. Kinalas nila lahat. Check natin. Okay, check natin kung mag-i-spark. Ay, walang arcing. Yan, hanapin ko muna yung problem. Yan, ipopost ko muna. Pag nakita ko, video ko ulit. Okay. Itong ginagawa natin, palaisipan to. Good yung mga transistor, good yung mga IGBT transistor, o good yung mga regulator. Pero wala siyang, wala siyang power. Okay. Wala siyang power. Check natin. Okay, dito. Ayan, wala siya. Okay, pero may na-observe ako dito. Baka possible ground yung problema. Okay, i-check ko. Hintayin natin. Okay. Possible ground. Check natin. Okay, nilagyan ko dito, sinugatan ko. Kasi wala siyang ground. Okay, balik natin ulit. Flat ko pala konti. Okay, ibabalik natin ulit. Tingnan natin ano mangyayari sa kalokohan. Pinaggagawa ulit natin. Kasi good lahat eh.
Aku nak ambil ulit. Yan. Testing natin ulit. Dapat ito may supply na lalabas. Yun, no? Okay. Bali issue na ito is walang spark. Okay, yun lang. Hindi siya gumagana. Walang output. Check natin ulit. Testing ulit. Yan, malalaman natin dito kung gagana siya o hindi. Okay. Ayan, goods na. Goods na yun natin. Sarado natin para matesting. Okay, bali yun yung problema. Nakita nyo yung ginawa natin. Kinabitan lang natin siya ng ground. Okay na. Okay, ganun yung testing natin kung ano. Mamaya i-assembling ko muna. Yan, medyo nangangapa pa ako dito sa mga ganitong inverter. Pero kaya naman. Medyo matagal nga lang yung pag-repair natin. Kesa sa mga yung talagang professional na gumagawa. Ako kinakapa ko lang. Ayan, kinakapa ko pa siya. Kaya medyo matagal. Matagal ng konti. Ayan, medyo kanina ko pa ito ginagawa. Mga 3 hours na. Mga 3 hours ko na siya. Ina-observe kung ano yung mga possible problem niya. Okay. Magbibigay lang ako ng tips. Kung good. Okay, ito yung IGBT niya. Testing natin, na-testing ko na itong IGBT niya. Isang palo lang to. Okay. Sa anim na testing, isang palo lang. Tapos itong regulator niya. Okay. Check nyo lang, kabilaan. Malalaman nyo kung shorted o hindi. Gitna. Okay, gitna. Ito siya, ganyan. Kita ba? Okay. Ganito lang siya. Ito yung gitna. Ito. Yan. Tapos baliktarin nyo lang. Okay. Meron. May deflection. May deflect. Baliktarin natin. Wala. Yan, ganun lang yun. Ito tsaka to halos connected yan. Kaya pag dinesting nyo, same lang din sila. Okay. Meron. Wala. Ibig sabihin, good yung regulator. Yung IGBT natin, isang testing lang, ganun lang yung ano niya. Ayan. Ayan, konti na lang. Nare-repair naman natin yung mga dumadating na ganito. Ayan, konti na lang. Medyo makakabisado na natin. Okay, makakabisado na natin. Assembling ko na. Simbolin ko lang, saglit lang ha. Ngayon natin. Yan na, Yama Pro. Testing na muna natin. Yan na, sa naki-customer yung mga tornilyo, kaya ito lang muna. Natin para hindi matalsikan. Pwede na ba ka? Sige. Hey, testing mo. Mawala. Hey, butasin mo, testing mo. Tagalin mo para testing natin ng mga gusto. Okay, welding muna, welding para matesting. Pero goods na yan. Tasa mo. Okay. Tapos na eh. Okay na yan. Goods na.
Meron ba kayong mga tanong o suggestion? Sasagutin natin yan sa mga susunod na video. Huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe!